Kung ako yung presidente, kukumbinsihin ko yung aking mga kamag-anak, huwag na. No, Huwag dahil muna. Masisira, Oo. Masisira tayo dyan eh. No? Ayusin muna natin yung gobyerno bago kayo magdagdag bawi. Diba? Yun yung kwan, dahil hindi maganda, gumugulo eh. Siyempre, yung mga may-ari ngayon yan, mag-resist, magreklamo, magpa-file din ng mga kaso. So, gugulo yung kwento. Gugulo yung kwento, no? Lalo na, sinasabi nyo, hindi, wala naman kaming ill-gotten wealth. No? Kaya baka ill-advise yung pamilya na gawin yan, no? Tapos kasabay niyan, nung isang araw, pinagmumumura na ng Chief Legal Counsel, yung Presidential Commission on Good Government, yun, na nakaugnay sa kaso na yan. Dahil ang sinasabi nung nag-file, si Irene at saka si Imelda, no, mali yung pagkuha ng PCGG dyan sa mga properties na yan. Kaya dapat isole. No? Yung ikalawa, nangyari nung isang araw, minumura ng Chief Legal Counsel, no? Ex Senate President Andrile, yung PCGG. Ibig bang sabihin yan ay balak may balak na i-dissolve na yung PCGG? Dahil yung PCGG, tinayo yan primarily para bawiin yung ill-gotten wealth, di ba? Eh yung sentro ng ill-gotten wealth, no? Presidente na. Di ba? Ano, so habang nandiyan yung PCGG, eh nandun yung kwan, yung imahe na merong plunder, may ill-gotten wealth, no? Na pinapalakas nitong kasong ito. Na sinasabi, totoo pala. May ill-gotten wealth pala talaga, di ba? 'Yun naman yung sinasabi nating mensahe. Kaya kung ako yung adviser ng presidente, sabihin ko sa kanila, mag-focus tayo sa problema ng bansa. Mataas pa inflation, bumababa ang growth rate, no? Gumawa, dahil bumaba ng mahigit 2% eh, yung growth rate dito sa first quarter. Ibig sabihin na yung target ng gobyerno na 7.6, eh hindi na. No? So ang laki ng impact niyan sa ating ekonomiya. Kahit sinabi nila na bumaba inflation, napakataas pa rin. Di ba? Yun yung, so ang daming mga problema, yun na lang ang harapin ng presidente.